Noong 2021 World Rapid Championship, pinisak ng 17-year-old Super Grandmaster from Uzbekistan na si Notirbek Abdusatorov si World No. 1 Magnus Carlsen. At talagang masakit ito na karanasan kay Magnus. Makakabawi kaya siya sa pagkakataong ito? Alamin natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatchas! Tapos na ang AIM Chess Rapid Champions Chess Tour pero nananatiling nagbabaga ang naging laban between Super Grandmaster Abdusatorov and World No. 1 Magnus Carlsen dahil sa kanilang alaala nitong nakaraang 2021 World Rapid Champion matapos pisakin ni Abdu si Magnus. Kaya sa tuwing naghaharap sila talagang marami pong nag-request sa atin pag hindi natin napasadahan. Coach, yung laro ni Abdu at ni Magnus. Eto na po, lalahatin natin ang mga kaganapang pangyayari sa kanilang bakbakan. Unahin natin sa game number 1, white dito, si Abdusatorov ang ginawa nag-d4, nag-knight f6 si Magnus, nag-knight f3, g6, approaching King's Indian, nag-c4, d6, g3. Fianchetto variation or system ng King's Indian, Bishop G2, yun nga lang tinirahan ng kakaibang variation. Nag-Queen A5 check. Dito po kasi sa madalas sa pagkakataon, sinusunod lang yung proper sequence, Bishop G7, Knight C3, then Castle. Yan lang talaga ang palagi ang ginagawa, pero dito, nag-Queen A5 check. Yan ang rapid variation ni Magnus para makalito. Maaaring ganon. Nag-Knight C3, nag-knight e4, pressure kagad sa knight at nag-queen b3 para depensa. Nag-bishop g7, castling na, knight takes c3 muna kasi nawala na ang pagkakapin, obligadong mag-react ang knight. Nag-b takes c3, nag-castling e4. Normal talaga sa King's Indian ang may pantay-pantay na pawns na talagang kinokontrol ng todo ang sentro eh. Pero itong e4 na ito ay novelty dahil sa mga nagdaang laban may tumira na ng rook e1 at may tumira na ng h3. Ayan, sinunod lang ni Abdu ang proper pawn structure ng King's Indian with e4 at dito nag-c5. Good move para sa akin yan para ma-stagnant ang c4 at c3 double pawn dahil para mawala ng pagkakataong makapush pa at maayos ng white ang pawn structure at the same time ay yung c5 nagbibigay ng pressure sa d4. Napakaganda. At nag-bishop f4, develop, knight d7, Bishop G5, interesting by Abdu, dinoble ang tira ng bishop pero nang iilang siya, no? Inatake niya ang pawn sa e7 at nagsimpleng rook e8 lang si Magnus. Dito kasi merong positional technique na kapag nag f6 ang black, yes, na black nga ang threat sa e7 pero aatrasan lang yan. Ang problema dito after f6, ang bishop sa g7 ay pumangit na ang pwestuhan, barado ang diagonal. Okay? At kung pipilitin namang mag F5, kakapturin lang yan, rook takes and rook FE1 para targetin ang weak pawn sa E7 at kapansin-pansin ang pagkabutas ng mga squares. Yan ang technique ng isa sa mga tinitignan pagka-positional, no? Kaya dito, alam ni Magnus yan. So para maka-stay siya sa pagka-solid, nag-rook E8 lang. At nag-rook FD1, ayan, para pagtibay naman ang pawn sa D4 dahil dito ay may simpleng trick, naka-capture sa D4, capture, at paki-imagine nyo po may bishop takes D4, sacrifice, knight takes D4, at makukuha ang bishop sa G5. Kaya para hindi uubra ang sacrifice na mangyayari, nag-rook FD1 dito si Abdu, at nag-knight B6 na si Magnus. Good move, para naman gisingin, pakawalan ng bishop, at ma-pressure na rin ang C4 pawn. At nag-queen B5. Hindi na makatiis si Abdu sa pangyayaring nagaganap na uunti-untiin na siya ni Magnus. Bishop E6, Bishop G4, Queen B5 na para mawala na ang pressure sa C3. Pero sadong capturein kasi nakatreat din ang tore na pilitang mag-queen to queen at nag-knight A4. Binilisan kagad ni Magnus. Tuloy-tuloy ang pressure. Nag-rook AC1 at nag-bishop E6. Tineret ang pawn. Rook C2. Hanggat maaari, tinitipid ni Abdu na mag-D5 siya. Kasi pag nag-D5, mag-Bishop D7 lang at magkakaroon na ng bukas
at malakas na diagonal ng dark square bishop. Okay? Hanggat maaari hindi binibigay yan, nag-rook C2 lang si Abdu at nag-A6, another good move by Magnus. Sinamantala niya na i-break yan dyan para magkaroon siya ng potential strong pressure sa A-file. Nag-bishop F1 lang para pag kinapture, may bishop takes. Double nga naman. At nag-H6, pinaalis muna ang bishop. Bishop E3 para mawala na sa pawn at para makaalis na ang tore. Takes rook EC8. Yan ang purpose ng pagkakaalis ng bishop eh. Pag wala nang nakatret doon, malaya nang ilalagay sa C-file. At pumatong din naman. Okay, para matibay sa C-file, preparasyon lang, nag-aabang lang dito si Abdu na pag kinapture yan, eh ready ang C-file. At nag-knight B6, ayun. Inalis ang knight pero may threat. Dito ay napilitan na si Abdu na i-D5 talaga. Na talagang binigay na niya na sige, mabubuksan na yan. O wala na eh, kasi nakatret ang pawn sa A2 eh. Bishop D7, hinamon ng bishop at nag-rook B1. Na kapag kinapture, takes, eh kahit papaano may impact ng pressure hanggang sa B7. Ang ginawa, nag-rook C7 lang, nagtsaga lang si Magnus para depensado na ang B7 pawn. At nag-knight D2 para pag nawala ang bishop, walang mga talon-talon ng knight sa C4. Kinapture na, rook takes B5 at nag-knight D7. Ayan, andito pa rin naman ang pressure. Nag-rook B3, rook A4 para hindi makatungtong ang knight dyan. Mamaya sa C4 at mayroon ding matinding balak ang rook A4. Good move. Nag-C4. Ayan, para matakpan na rin ang pressure sa E4. Matindi magbigay ng pressure talaga si Magnus. At dito mga kamatsyas, mayroong ginawang positional good move si Magnus. Napakaganda nung klarong-klaro, pakigess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsyas. B6, good move. Piling-piliding tira yan ni Stockfish, top move. Kasi ang simpleng B6, yung rook sa C7 ilalagay sa A7 para atakihing lubos ang pawn sa A2. Napakagaling. At nag-A3 na pilitan, rook si A7 para may rook A2. Para huwag bumagsak ang A3 at maisalba kahit papaano. Pero niloloadan pa rin ang niloloadan ng matinding pressure ni Magnus. Inataki naman ang pawn sa C4. At dito nag-rook C2, bumalik. Hindi nakipagsabayan si Abdu na capturein ang pawn sa B6 na ganito ang magiging itsura. Knight takes C4, knight takes C4, rook takes C4 na merong threat sa E4. Ngayon, pagpalagay ng mag F3 para suportado, mayroong king H7. Dadaanin na lang po sa positional approach na pagbalik ng tori dyan, unti-unting ipupush yung C4 hanggang C3. Mas malaki ang natatanaw na problema dito ni Abdu kumpara sa posibleng problema ng black, pero ang hirap hanapan ng problema ang black. Yan, king H7 lang, prophylactic lang para walang mga timing ng check sa back rank. So, pabor yan, no? Natanaw yan ni Abdu, kaya ginawa niya dito, nag-rook C2 siya. Para kung ito man ang bumigay, mayroong bawi sa B6 dahil sa pagkakaalis ng knight, na iwanan din ang B6. Another good move by Magnus, nag-rook 7A6. Sinecure niya muna ang pawn sa B6 bago niya hatawin ng rook takes A3. Talagang grabe mang agaw talaga ito si Magnus ng pon-pon, ano? Nag-bishop F4 at nag-knight D7. Ayan, umatras lang. O, pero dito, pwede na raw ito. Pwede nang pabagsakin. Medyo pinapahinog lang ni Magnus, kakapturing daw. Bishop takes, rook takes A3, rook takes A3. Dito, tagumpay eh, na bagsak na rin yung pawn ng white sa A3 at kahit papaano, syempre, pag na-break mamaya yan, malakas yan sa black. So, may extra pawn na black dito. Pero, nag-knight D7 muna si Magnus, napabalik tuloy dito si Abdu para wag naman bumagsak ang pawn sa A3. Bad move daw, sabi ni Stockfish. Dapat daw ang tira ay knight B1. Yakaping magaling ang pawn sa A3 na wag bumagsak. Tsaga-tsaga lang. Pero, rook ang pinang depensa. Ayun, napiti ka ng napakalakas na tira. G5, bishop E3, ayun, nakabalik ang knight sa E5. At dito, parang nakatempo gain ang black. May problema sa C4, hindi na makabalik si Abdu dahil lahatawin na talaga ng solid ang pawn sa A3. At dito nag F4, napilitan na lang na magwala. Kinapture ang C4, takes, ayun, no? Bagsa ka ng mga pawns.
pinapture and the H5 para mapanatiling kahit papaano, nakakapture nga dyan pero double po naman sa G-File. Pero ang malaking problema ng white dito, eh papaano isasalba ang pawn sa E4. Nag King F2 na lang, Rook takes E4. Another target naman, nababagsak yung pawn sa D5. Nag King F3, nag Rook A4. Ayun o, may C4 na. Nag Bishop F4 at nag Bishop D4. Okay? So hindi pa tinutuloy dito ni Magnus ang C4 dahil magro-rook E3. Ayun o, maa-atake ang pawn sa E7. May bawi eh. Vital din yan. Pag nawala yan, babagsak din ang pawn sa D6. Kaya ginawa dito ni Magnus ang Bishop D4 siya. Para pag nag C4, walang rook E3 na mga pangkulit sa E7. Nag Bishop C1, todo depensa na sa E3. Nag Bishop to E5. Yan ang mga sayaw-sayaw na binibili mga kamatsyas. Sumayaw lang oh. Bishop E5. At nag-rook E2. Itong Bishop E5 para pang-cover sa E7. Nag-king G7. At nag-H4. Good move, king G6. Use your king as a fighting piece, sabi ni first official world champion Willem Steinitz. And sabi naman ni Capablanca, king must be active pagdating sa endgame. Kaya dapat ang king po natin ginagamit talaga pagdating sa endgame. Nag-rook D3. At nag-rook G4. Inatake ang pawn sa G3. Nag-king G2 para may depensa. At nag-rook D4. Ayan na. Napilitan ng kumapture. Yun nga lang. Kahit double pawn yan, pero very strong pass pawn pa rin. At mayroong rook A5 na dudungaw para pitasin ang pawn sa D5. Nag-rook C2. Rook A5. Nag-rook C7. Para kung kumapture man sa D5, may bawi sa E7. Pero dito mga kamatsyas, ibigay ko uli sa inyo ang pagkakataon. Ano ang huling tira na parisan sa game number 1? Ang 2021 World Rapid Champion na si Abdu. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat po sa mga laging nagpa-participate at sa nakakita ng excellent and simple move, Rook C5. Bakit kailangan capturein pa ang pawn sa D5? Kung madadaan naman sa napakasimpleng usapan. Napilitan dito si Abdu, double yan eh. Napilitang mawala ang toring panggulo. Ayun, nawala na yung double pawn. Umayos na ang pawn structure. Nag-king F3, king F5, nag-A4, and dito nag-resign na. Bakit po? Kasi ito na ang gagapang. Mag-C4 na, two connected pass pawns, totally hopeless for white. Wala na magagawa white dyan. Talagang magbamarcha na yan pa unti-unti. Pagbaba ng king, mag-king E4, iahatid ang pawn sa D3, and ayan na, may D2 or C2, makakapromote at makakapromote yan. Yan ang bangis ng kanilang game number 1 na ipanalo agad ni Magnus sa itim na pyesa. Tingnan naman natin ang nangyari sa kanilang game number 2. White dito si Magnus. Ayan na, mainit na si Abdu dito. Napisak eh. Nag E4 si Magnus at nag C5 si Abdu. Knight F3, E6 Sicilian at open Sicilian. Knight F6, Bishop D3, D6. At nag C4, ayun, marok si bind pawn structure ang natipuhan ni Magnus. C4, E4, gustong i-bind ang D5 square. At nag Bishop E7, Knight C3, A6, Bishop E3, basta properly well-developed, yun, napaka-importante sa opening niyan. Castling, at nag B6 para i-develop ang Bishop sa B7, nag F4, ayan na, nagparamdam na si Magnus. Talagang may bangisang tira niya. Gustong-gusto niya talagang pisakin si Abdu. Nag-queen C7 at nag-rook C1. Ayan, pangtapat lang sa queen. At nag-knight BD7. Ayan, dito kasi itong rook C1 malaman. Pag nag-knight C6 dito, ang black, nangahas ng ganyan, mayroong kagad malakas na knight D5. Diyan, bibigay kagad ng black. Sacrifice. Pag kinapture, then C takes D5 na nakapin ang queen sa tore, followed with knight C6. Nako, windanger siyan mga kamatsas. Windang-windang ang position ng black dyan. Wasak-wasak yan pag gaganyan. So kaya dito, napilitan na lang sa D7. Nakita ni Abdu, pag nag-knight C6 ako, bibigyan ako ng tagiliran. Kumbaga sa boxing eh, bibigyan sa tagiliran eh. Nakita niya, knight BD7. At dito, G4, umuusok talaga ang laro ni Magnus. Ginamita naman ng Keres idea. Magpo-pawn storming kagad sa kingside. Nag-knight C5, threat sa bishop. Pinireserve muna ang bishop sa B1. Para talagang magagamit kasi sa malakas na atake yan eh.
kaya wag mo nang basta-basta ipagpapalit sa knight. Nag bishop b7, inatake ang pawn sa e4 at nag queen f3. Ayan, good move. Depensa. Nag g6, nag-react kagad dito si Abdu. Ayan, at dito kasi sa mga nagdaang tira, rook a c8, rook fd8, pero itong g6 medyo nag-react si Abdu, bagong tirada na magtataka ka, no, bakit kaya nag g6? Eh nabutas ang dark squares diyan. Siguro nape-pressure na talaga. Nag b4, inatake muna ang knight, umatras, nag g5 at ang isa sa laman ng g6 niya para maka knight h5. Ayan, so yan ang nakikita na bakit pala nag g6, ano, isa rin sa idea para maka knight h5, pangbara sa atake sa king side. At dito mga kamatsyas, paki-guess niyo po ang unexpected excellent move na ginawa ni Magnus. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsyas. Unexpected to. Knight to d5. Sacrifice. Wala nang knight sa c6 pero diretso pa rin ang sacrifice sa d5. Para sa akin, excellent move yan. Kay Stockfish kasi ang tira, knight d2. Mahinhin pa eh. Para magna-knight g3. Ayan. Di rin naman makapture yung pawn sa c4 kasi anytime may knight d5. Fatal yun. Yan kay Stockfish. Knight g8, knight d2. Pero balik tayo. Sa knight d5 ni Magnus, nag-queen d8 lang si Abdu. Hindi pinansin ang sacrifice. Bakit? Alamin natin. Pag kinapture kasi ang knight na yan, mayroong knight f5. Ang lalim pala niyan. Ako iniisip ko, capturein lang ito eh. Para mayroong atake sa queen. Pero magku-queen d8 lang, ano sunod? Magna-knight c6? Magku-queen e8 lang, hindi papansinin yan. Hindi naman kakapturein yan eh. O, queen e8. Ngayon, ang tanong, ano na? Anong kasunod? Anong continuation ng sacrifice piece? Mahirap. Mahirap panindigan. Ang compensation. Siguro kahit papano, ipit ang pyesa ng black. Pero wala eh. Wala masyadong dating. Impact na kapalit. O, dito, pag kinapture, may knight f5. Yan ang malakas. Na atake sa bishop. Kapag kinapture ang knight, saka palang kakapture sa pawn d5, atake sa queen. Aatras yan. Halimbawa, queen d8, then queen takes knight, na dito, positional sugswang, talo ka agad ang black, kahit anong gawin. Positional sacrifice nga lang ang naging datingan. Wala na eh, naka-freeze ang black, ano gagawin? Yan ang tanong eh. Pag kinapture itong pawn sa e4, bishop takes e4, edi paano yan? Paano sasalba yan? Pamatsyas. Pag nag f5 naman, magbibishop f3 lang. Grabe pala itong position na ito. Positional sugswang pala to. O, bishop, hindi pwedeng capturein to ha, kasi mabubuhay. May knight f6 double. Depensado pa yung pawn sa h7. Baka maisip nyo, ganyan eh. Kaya dito, bishop f3 lang. Na kapag, halimbawa, queen to queen ang gusto, magkukuin h3 lang. Grabe pala to. Lahat na pala ng pasikot-sikot dito, mga kamatsyas, eh, tagilid na ang black. Ayan, halimbawa mag-bishop takes g5, ititira ko ha, yung mga pupwedeng pang ilang ng black, bishop h5, ayun, may atake, depensado bishop, kakapture na ang bishop. Pag nakuha na yung, pag nabawi ng pyesa, wala na, totally super losing na ang black dito dahil sa pagka-expose ng black king. Okay? Ayan, hindi pala pwede yung bishop takes g5. Halimbawa dito, kung mag-queen f7, may rook c7. Ayan. Sa madaling sabi, lahat ng kasukasuan, pasikot-sikot, talagang papabor sa puti. Ang lalim nga lang. Napakalalim mga kamatsyas. Ang tindi ng mga, ano, grabe timpla nito. Ayan, no? Ngayon, kung hindi naman capture ng pawn sa e4, anong gagawin? Halimbawa, kung mag-rook c8, mag-e5 lang, oh. Pag kinapture, may bishop takes e5, ayun na nga ang dungaw ng panganib ng matsyas. O, isa pang solution. Last na lang to mga kamatsyas. Paano kung mag-rook e8? Agapan na maka knight f8 para may depensa ang h7. Magbibishop d4 lang. Ayun, ayan ang mga binibilintira dyan na mahirap unawain. Kung sa human, eh, syempre, mag-e5 lang yan o kaya capturing ng pawn sa f5. Pero dito, magbibishop d4. O pagpalagay natin, mag-knight f8, queen h6. Ayun, pamatsyas. Wala talaga. Obligado mag-f6, rook c3. Sabay mag-rook g3. Naku, pagbibintangan kang... Nag-engine to. Grabe tira. Napakalakas. O, rook c3 followed with rook g3. Wala na. Talagang lasog-lasog.
Kumbaga sa ano, lasog-lasog ang katawan, mga kamatyas. Okay, balik na tayo, no? Malalim talaga. Malawak na malalim. Kaya nakita yan ni Abdu, nag-queen D8 na lang siya. Bahala ka dyan. Malakas pala yung knight D5 mo. Gumanya na lang. Knight E7 yan. Tinuluyan na ni Magnus. So at least, napilay ang bishop pair. Ang bishop pair ngayon ay nasa kamay ni Magnus. Nagulangan, ano? Nag-queen H3. Ayan, para timing lang mamaya, mag-E5, papasabog. Nag-rook AE8. Kumbaga, sabi ni Abdu, sige, mag-F5 ka, kakapturing ko yan, bitin ang bishop mo. May tori na ako. Ah, ganun ba? O di mag-rook CE1 ako? Nandito pa rin, nagbabadya pa rin ang F5. Sinuportahan muna ang bishop. Nag-queen D8. Ayan na, dahil hindi na uubra. No? Kasi nandyan na tori. Inilag na ang queen sa E-file. At dito nag-knight E2. Ayun. Hindi mo na nainip si Magnus sa mag-F5 kasi nakita niya magna-knight E5 din eh. Mabibigay yung E5 square. May mga kulit-kulit na po pwedeng gawin ng black. Kaya ginawa niya dito, nag-knight E2 muna para pupunta sa G3 at alisin ang knight sa H5. Nag-E5 na dito. Tuluyan ang bumigay ang nerve ni Abdu. Yung oras kasi medyo malayo rin ang pagitan eh. Nag-F5. Solid na puti dito. At nag-F6, basag. Ayan, may mga tension-tension. Another simple good move by Magnus. Relax lang. Maintain lang yung pawn sa G5. Kasi wala namang mangyayari kung capturing niyan eh. Okay lang ang black. Pag kinapture ang G6, okay lang ang black. So, hindi po sa lahat ng pagkakataong may mga ganyan tension, iniisip natin priority, kain-kain. O minsan, puposition ka rin para ma-maintain lang yung pagka-advantage. At nag-rook F7, rook D1, inatake ang pawn sa D6. Queen C7 dinipensahan and mayroon ding kurot ng atake dyan. Nag-bishop D3, tiyaga muna, huwag pabagsakin ang pawn sa C4. Nag-rook EF8, ayan, nag-battery din, ready for F-file battle. Ayan, dito po ay kumapture na sa F6. Mayroon ang nakita si Magnus dito, kaya kinapture yan. Nag-bishop H6, ayun na, nakatempo. At nag-G5. Desperadong agresibong hindi maintindihan ng G5 na yan. Kasi kung kay Stockfish, ang tira niya ay knight G7. Ibablock lang ng knight ang bishop na yan. Okay pa block, di ba? O pero dito, nag-G5, kinapture lang. Check pa. King H8, kinapture lang ang tore. Talagang giba ka agad eh. Masasabing collapse. Rook takes F8 at nag-knight G3. Ayun, para hindi basta-basta bumagsak ang pawn sa E4. At nag-rook G8. Ayan. Pero teka muna, no, mga kamatyas, paano kung capturein ang knight sa G3? H takes G3. Papaano kung pabagsakin ang pawn sa E4? May bishop takes E4. Pag nag-bishop takes E4, then F6. Okay? Kapag nag-rook G8, may queen H4. Ah, sisimplihan na lang. Then F7. So, winning pa rin. Yun ang importante. Winning pa rin. Okay for white and safe. So, balik tayo, no? Nag-rook G8 dito at nag-queen H6. Nag-queen F7. Maaring mapaisip kayo, Coach, ba't hindi hinataw yan? Mukhang malakas yan ah. Meron kasing queen takes knight, check pa. Ang knight sa F6 ang kakapturin muna, hindi yung sa G3. O ngayon, pag nag-rook G7 dito, saka kakapturin. Okay? Sound and safe for white. Safe yan. O, balik tayo. Kaya dito nag-queen F7 para hatawin na ang knight sa G3. Depensado na ang knight sa F6. Pero, ayun, nag-bishop E2 lang dito. Kumarga din ng napakaganda. Knight F4, yun nga lang. X ang tirang yan. Bad move. Dapat daw ang tira, knight takes G3. Ituloy na lang. H takes G3, tapos knight takes E4. Yan, no? Kahit pa paano, pang basag pa rin ang ulo yan. O, diba? O, G4. Nakaka-pressure pa rin yan. Magda-knight G3 daw and king F2. Ibabalik nga yung ano eh. Oh. Ibabalik nga yung quality eh. Pero may rook takes D6. Pero napakagulo. Kaya siguro hindi masyadong nakita dahil magulo eh. Tapos konti na ang time. So dito ginawa ni Abdu, nag-knight F4 siya. O, wai si Magnus. Nako, masyado na yan. Masyado ka nang nang-aano. Kinapture na pero hindi pa rin tipo ni Stockfish. Ang gusto ni Stockfish, bishop F3, pagtibay ng pawn sa E4, wala pa rin namang impact ng kung anong gagawing kalokohan ba ng black dyan. Wala pa rin naman dating eh. O di pa rin naman makagalaw ang queen dyan dahil laging may bitin sa knight sa F6. So bishop F3, safe. Pero dito, nag-rook takes F4. Takes, queen takes F4. At nag-knight takes E4. Di rin pala napigilan ni Magnus. Nakakulit din kasi nga nakapin yung knight.
At dito nag King F1 umiwas. Queen G7. Ayan na. For the last minute. Last moment, humahanap si Abdu ng mga panggulo, no? Na sacrifice yung knight niya pero hindi pwedeng capturein, masusundutan sa G1 ng Matyas. Ang ginawa, nag F6. Yan pala gusto mo, gulo-gulo ha? Oh, bag. Ginulo din ni Magnus, guluhan na to. Nag knight takes F6. King E1, halatang nape-pressure na si Magnus pagkaganyan. Puro king na tumatakbo eh. Ibig sabihin, marami na siyang nakikitang mga likot-likot na po pwedeng pang-atake ni Abdu. Dito, ang accurate daw po ay queen takes D6. Yes, yan ang accurate according to Stockfish Engine. Pero ang problema, yung king kasi, di ba, buka-buke. Kakatakot, parang ang daming mga sundot. Kaya human nerve, nape-pressure. King E1, maaring iniwasan yung F-file. And nag-queen E7, dinepensahan ni Abdu at sinundan niya ang king. Pero blunder ratios, mga kamatsyas. Dapat daw ang tira dito ay Rook E8. Na kapag kinapture ang pawn sa D6, may Knight E4. Yan ang balagbag na gulo-gulo. O, yan ang maganda na babagay, lalo na dying seconds na. Ay, tugmang-tugma yan. Talagang tarantang 80 ang tawag nila dyan. Matataranta ka talaga kasi daming mga tusok-tusok na mangyayari na eh. Yan, mga kamatsyas, ang na-miss dito ni Abdu, pero nag-queen E7 siya eh. O di nag-queen takes D6, may tempo pa ng queen to queen. Yun nga gusto mangyari ni Magnus, malinis na walang queen para wala nang gulo-gulo eh. Queen G7, o sabay ilag-ilag siya. E di natempohan lang, samantalang si Magnus, ayun na, nilinis na. May queen takes D6, napitas, and may rook D8 para talagang totally ang galamay ni Abdu na panggulo-gulo ay mawala na. Nag-rook E8, o diba? Puputuli na galamay niyan para di na makakulit-kulit eh. Knight G8, knight to F5. Ayan, queen C3 check, King F2, at dito po nag-resign na. Na-realize ni Abdu, kulang na ang galamay niya para makabulabog pa. And ito na rin ang paparating, queen D4. Magku-queen to queen, wala na totaling panggulo ang black and sobrang daming pawns ng white sa queen side. 2 pawns up eh. Okay, what a game by Magnus. Another strong game. 2-0. Since 4 rapid games ito at nasa winner's bracket sila, isang game na lang ang kailangan ni Magnus, itatabla na lang. Okay, tingnan natin kung anong pilit ba ang ginawa ni Abdu sa game number 3. White dito si Abdu Satorov, nag D4, knight F6 si Magnus, C4, E6, knight F3, D5, at nag G3. Katala naman ang ginamit ni Abdu, C5. Tabla na lang ang kailangan ni Magnus eh, mangyari parang nang aano na naman siya eh. Gusto niya natang bokyain si Abdu eh. Oh, sharp po, C5. At nag bishop G2, kumapture sa D4, at nag castling bishop C5. Kakaiba na naman ito. Usually, bishop E7 or knight C6, pero nag-bishop C5. Oh, kakaiba. Si Magnus lang ang may ganyang discard. At nag-gasling, kumapture sa D5, knight takes D5, at nag-knight B3. Tineret ang bishop, umatras. At nag-bishop D2. Nailang kagad si Abdu kasi kung magda-knight C3 siya, kakapturing lang yan ni Magnus eh. Maku-queen to queen, madali na pag na-queen to queen. Diba? Pa-endgame, tabla na lang kailangan ng black. Kaya dito, hanggat maaari, iwas muna sa mga queen to queen, nag-bishop dito muna, followed with knight c3, at nag-knight c6, knight a3. Nakita nyo? Pag nag-knight c3 kasi, okay, kain-kain, okay, kain-kain. Ganyan gagawin ni Magnus eh. So, knight a3 lang, iwas, e5, para bigyan buhay naman ng bishop, rook c1, bishop e6, knight c5. Okay, nagparamdam kagad ng pressure, kinapture lang, rook takes, at nag-knight b6, kinapture. Ah, binigay ang ano, fianchetto bishop, bumigay ang pawn sa e5 pala, no? Pero, mukhang sinadya ni Magnus yan dahil meron naman siyang bishop takes a2, timplado lang. Okay, 2 minor pieces na exchange na. Bishop c3, ayun, na nga, ang gustong-gusto ni Magnus. Tabla lang kailangan niya eh. Oh, isa po sa way para madaling itabla, queen to queen. Exchange yung mga minor pieces. Napakadaling itabla ni Magnus yan. Oh, nag F3, knight D5, threat sa bishop. Oh, dito po, pagka ganito, huwag kayong ma-excite ha. Na libre. Oh, may mga sundot sa background pa, matchas yan. Okay, masakit yan. Kaya dito, knight D5 muna. At nag king F2, dinepensa ng pawn. Knight takes C3. Simple lang, no? Okay? Oh, ano na? Knight na lang natira.
Ano bang panggulo? Ang galing ni Magnus talaga, pagtabla lang ang kailangan. Rook C8, depensa. At nag knight C2, king F8, rook D7. Ayun, para magro-rook A7, iikutan ang pawn. Nag A4, para kung ikutan man, may bishop B3 anytime. Rook A7, pero nag C5. Ah, okay. Di pa pwedeng capturein dahil may bishop B3, madodobol. At nag knight E1, bishop B3, knight D3, H5. Ayun, para may panggulong sacrifice. Mahilig si Magnus sa ganyan, yung mga pangsira ng pawn structure. Pero ang grado ay bad move. Dapat daw ang tira rook D8. Ha? Pag kinapture to, rook C8. Grabe, no? Grabe nakita, rook D8. Wala, malabo na yan. Hindi makikita yan, syempre. Rook D8 talaga tira ni Stockfish, oh. Bibigay yung pawn. Lalim. So, H5. Rook A5. Ayun, pinuwersa ang pawn sa C5. Dito po, dapat daw tira ay knight B2. Ah, para kunin yung pawn sa A4. Oo nga, no? Malinis, ha. Babagsak na yung pawn sa A4. Ah, di napansin ni Abdu, no? Ah, rook A5. Nag-king E7. Ayun, pamigay na talaga yon. Knight B2, saka na-realize, no? Eh, ba't hindi naman tinuluyan ng capture? Magki-king D6. Okay. Pag nag-knight takes, capture, rook takes C3, 4 versus 3, wala, tabla lang yan. Tabla lang. So, ginawa dito, balik tayo. Knight B2. Nag-rook D8. Ayun na, para makagulo-gulo sa ilalim. Knight takes A4. Nag-rook D2. Ayun, kumounter sa E2. Knight takes C5. And nag-bishop C4. Ayun, may bagsak din naman sa E2. Nag-king E3. Rook C2. Nako, nag-blunder si Magnus. Dapat daw tira rook takes. Pag nag-king D4, then bishop A2. Oh, slightly better lang for white. Pero nag-blunder si Magnus. Nag-rook C2. Knight D3. G6. King D4. Teka muna mga kamatsyasa. Teka muna, ba't hindi naman kinapture yung pawn sa C3? Magki-king D4. Rook C2. Knight B4. Ah, makukulit. Rook C1. Rook C5. Okay. Kita na. Hindi pala basta-basta pwedeng capturein yun, eh. Magkakaroon ng ganyan, eh. Babagsak ang bishop, no? Kaya nag-G6 muna. King D4. Atake sa bishop. Takes. O, di hindi nakuha yung pawn. Wala. Winning na si Abdu. 2 pawns up. Nag-rook C1. Rook A2. Rook H1. Kalikalikot. E4. Para may depensa. Nag-king D6. Rook D2. G5. King D4. King E6. Waiting na lang si Magnus. C4. Rook F1, atake sa F3, King E3, Rook C1, atake sa C4, Rook D5, counter sa G5, nag F6, depensa muna, and nag C5, nag Rook C3, checking D2, at nag Rook C4. Okay, super losing na si Magnus. Nag H4, G4, capture, nag King E3, F2. Ayan, para pag kinapture yan, makukuha yung pawn sa E4, nag Rook F5 lang, para solid. Rook takes C5. Okay? Hindi pwedeng capturein, magkukwin, ano? Kaya ang piniling capturein yung pawn sa F2, nag-rook C1, rook H2. Pumunta na sa likod para itutulak na talaga yan. Nag-king F7, king F4, check, king G4, at nag-rook A1. Pangkulit sa E4, nag-king F3, rook A1, H5 na, king G7. Para ready i-block pag nag-H6 check. Nag-G4, king H6, rook D2, rook F1 check, rook F2, syempre iwas, king F4, rook A5, at nag-rook D2, rook A1, king F5, check, king E6, rook F4, double attack, at nag-rook E2. Yun lang. Yun lang mga kamatsas. Dapat daw ang tira, rook to D8. Yan ang winning move. Pag kinapture ang pawn sa G4, may king takes F6, threatening matchas. Pag chumek dyan, may king E5. At pag nag-rook F1, may king E6. Oo nga, ibibigay na yung pawn sa H5, eh. Pag kinapture, pwede nga, ito na lang, eh. Rook G8, para ikat yung black king, then E5, unti-unting yahatid yung pawn hanggang sa makapromote. So yung king ay malayo na, malakas ang ipas pawn. Ngayon, kung ang gagawin naman ay kakapture check, magkiking F5. Pag nag-rook B4, mag-rook G8. Ayun, sabay kakapture na yung pawn.
Okay, pag nag rook b6, rook g6 check, king h7, then rook takes f6. So malinis na two connected passed pawns. Super winning for white. Ayun. O balik tayo. Balik tayo, pero ang ginawa dito, nag-rook e2 na passive. Ang nasa isip dito ni Abdu, kakapturin lang ng simple ang pawn sa g4, then king takes f6 at pagaganahin yung passed pawn. Yan lang ang nasa isip ni Abdu, pero dito mga kamatsas, nakasalba si Magnus with king g5, good move. Bago capturein ang pawn sa g4, dinipensahan muna yung pawn sa f6. King f7, rook takes g4. Bad move pa rin eh. Oh. Dapat nga, tira daw king h6 eh. Grabe pala. Grabe talaga rook and pawn ending. Mahiwaga talaga rook and pawn ending, no? Kinapture, rook h2. Ayun, talagang wala na. Bumi na si Abdu. Dapat ang tira daw king g7. Para, pag king takes h5, king takes f6. Yan ang gusto mangyari ni Abdu. Magkaroon ng malinis na talagang itutulak na lang ang e-pass pawn. Yung king medyo nasa gilid, pangit, hindi makakatulong yan. Late na. Ayan, pala king g7 para mag-e-h6. Tapos mag-e-f5 daw dito, mag-e-h6. Naku po, grabe, timplahan. Pag kinapture, rook h2, sabay h7 para malayo pa pala to, no? e3, h7, wala na. Pag nag-king f4 with check, king f7, walang way ang rook para pigilan ang h8 promotion. Oh, wala na. Pag nag e2, kakapturin lang. Pag nag rook h4, king g6. Diba? O, anong gagawin? Alimbawa, mag king f3, mag rook e8 na, then h8, queen na. Huh, grabe, rook and pawn ending nila. Last minute, oh. Nag rook h2 dito si Abdu. King h6, binarhan lang. Hindi makapture yung pawn kasi kakapture din ng pawn sa e4. Nag-rook e2 and nag-rook f4. Dinipensahan ng pawn sa f6 and ready to capture ng pawn sa h5. Hindi na maiwanan. Babagsak din ng e4. Nakasalba ng tabla. Hanip na yan. Hanip na yan. Super losing talaga. Si Magnus nakasalba ng tabla. Galing naman ang last minute defense niya. Ang hirap din kasi ng mga defense ang kinakarga niya eh. Kay Stockfish, malinis, ang bilis lang. Pero human nerve, kay Abdu, time factor din. Hindi na kaya na, no? Galing din talaga dumipensa ni Magnus. Naisalba pa ng tabla yon. Dahil dyan, na-knockout ni Magnus si Abdu. Yan ang istorya niyan. 3 games lang, 2.5.5. Grabe, great endgame player talaga si Magnus. Galing, no? Nakakabilib. Sana makuha natin yung ganyang lakas ni Magnus. Maraming salamat po. Sana natuto kayo. Pasensya na, medyo napatagal tayo pero talagang kailangan ko pong detalihin yan para mas maliwanag nating maintindihan ang kabuang istorya ng nangyari sa kanilang match. Bago tayo magtapos, sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatchas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.